mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biinang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawala nito. At ang nawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propita dahil siya'y propita ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propita. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang iniukol sa taong matuwid. At ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng 15 na linggo ng karaniwang panahon sa unang taon ng ating liturhiya. At dito po natin nakita sa ating mga pagbasa ang pagtutunggali at ang prinsipyo ng pagiging matapat sa Diyos. Ang ating unang pagbasa ay tungkol sa pagtutunggali ng mga Hudyo o mga Israelita laban sa mga taga-Ehipsyo o taga-Ehipto. Dahil lumalakas sila, dahil dumadami sila, at halos lahat ng sining at lahat ng umiiral ay ang mga Hebreo na sining at ang mga Israelita ang siyang parang may kapangyarihan. Kaya dahil sa takot, sinisikil ang mga Israelita. Ngunit dahil
sa isang sambayanang nagtutunggali, ang sinisikil ay lalo pa itong magkaroon ng lakas loob na harapin ang buhay, at ang sumisikil ay siyang manghihina. Kaya nakikita na kahit nagkaroon ng birth control, dahil ang lahat ng mga lalaki na bagong panganak ay itapon sa Nilo o sa Nile River, at ang mga babae lang. Bakit mga babae lang? Sapagkat ang mga kababaihan doon sa gitnang silangan sa Middle East ay wala pong kapangyarihan. Natatakot ang mga Ehipsyo o mga taga-Ehipto ng kapangyarihan. Pero dahil sila'y tinutulungan ng ating Panginoon, tama yung sinasabi sa Salmo 123 na sa pangalan ng may kapal, tinutulungan sila ng Panginoon na hindi sila matangay sa agos ng kapangyarihan ng panibagong hari ng Ehipto na hindi kumikilala sa kanila dahil hindi nakakilala kay Jose na tumutulong sa Ehipto. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, Versyo 34 hanggang Kapitulo 11, Versikulo 1. Ito naman ay tungkol din sa pagtutunggali. Sinasabi ng ating Panginoon na hindi siya naparito upang maayos ang lahat at magkaroon ng kapayapaan, bagkos pagtutunggali na maglaban-laban mismo sa loob ng tahanan ang mga magulang laban sa kanilang mga anak, ang mga biyanan at ang kanilang manugang ay magkaroon ng pagtutunggali. Dahil ito ay tungkol sa iba't ibang kadahilanan. Una, yung tinatawag nating socio-economic na dahilan. Dahilan ng pangkabuhayan at ng kalagayang sosyal. Sa panahon noon ng ating Panginoong Hesus, sila'y sinakop ng Roman Empire. At yung mga namumuno sa kanilang bayan, na apat na klaseng mga namumuno na tinatawag na titrarka, ay sunod-sunuran lang sa Roman Empire. Pero sila'y napakabangis. Kanilang nilustay ang kayamanan ng bayan, kung ano-ano mga proyekto na kanilang ginagawa, pero kalimitan ibinulsa lang ang kayamanan para sa kanilang sariling pamilya. At sa Roman Empire, dahil ayaw nila na magkaroon ng kapangyarihan ang kanilang sinasakop, pinaghati-hati, nuclear family lang, ibig sabihin sarili na pamilya lang ang kinakailangan, at magkaroon pa sila ng mga buwis at mga ano pang ibibigay upang pagsuporta sa hukbo, dahil gusto nila na maging makapangyarihan ang sumasakop sa kanila. Kaya ang ating Panginoon ay nagtuturo ng iba. Ang kanyang tinuturo ay ibalik ang sambayanan o komunidad, ang diwa ng pagkakaisa sa lahat ng tao, na kung saan hindi tayo nagatihati bilang individual na pamilya, bagkos bahagi tayo sa malakihan na pamilya. Kaya, kung ating nakikita, ang ating Panginoon ay nagtuturo naman ng kapayapaan. Kung tingnan natin sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, Verso 19, sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 9, Verso 50, sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1, Verso 19, at Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 14, Verso 27, at iba pang mga bahagi sa Bagong Tipan. Ang ating Panginoon ay nagsasabi na isabuhay nila ang Irene. Irene, salitang koinoko na Griego, sapagkat ang New Testament
ay nakasulat sa Koinokon na Griego ay isang salin sa shalom. Ang shalom ay kapayapaan na hinahatid ng ating Panginoon. Pero sa ating ebanghelyo sinasabi, tabak na. Ibig sabihin, paglaban-laban at pagtutunggali sapagkat hindi makatanggap sa ebanghelyo ng ating Panginoon na magkaisa ang lahat at magkaisa na parang isang malaking pamilya na ang Ama ay ang Panginoong Diyos na si Yahweh at ang ating Panginoon ay siyang bahagi ng pagbuklod ng pagtitipon sa isang malakihan na pamilya. Kaya kung atin pong tingnan sa mga pagbasa sa ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na igalang ang mga magulang nasa Ebanghelyo San Marcos, Kaplosite, versikulo 10. Pero itong paglaban-laban ay hindi dahil hindi ginagalang ang mga magulang, bagkos nagkaroon sila ng isang pagkamalian sa hindi pagtanggap sa esensyal na mensahe ng Ebanghelyo. Una, na mensahe sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos ay siyang una sa lahat. At dahil una sa lahat, dapat sentro ang Diyos. Pero sakpan na ng ating Panginoon, dahil nagkahati-hati ang mga pamilya at tumitingin lang sila sa individual na tao sa kanila, nagkaroon ng tinatawag na individualismo. Tumitingin lang sa sarili at sariling pamilya. At dahil dito, hindi na nakikita na ang Diyos ay Diyos para sa lahat. Pangalawa, ay atin pong makikita na dahil sa kabuhayan at sosyal na kalagayan, ang bawat pamilya ay tumitingin lang sa kanilang mga pangailangan. Nakalimutan nila ang pangkalahatan na pangailangan ng ibang tao at ng sambayanan. Kaya hindi na nagkaroon ng buhay na makisambayanan. Hindi na nagkaroon ng pagtingin paano magkaroon ng katarungan o istesya para sa lahat. At ang binigyan ng pag-iral ay ang pera, ang mga material na bagay sa mundo, ang pagkaroon ng armas at gera, at hindi ang tunay na kapayapaan na hatid ng Diyos na ang lahat ay magkakapatid at lahat magmamahalan. At kinakailangan ito na ang pagsunod ng ating Panginoong Hesus ay una sa lahat ang pagtanggap ng cross. Ang pagtanggap ng cross ay handa tayo na maghihirap sa pangalan ng ating pagsasaksi sa turo ng ating Panginoong Hesus o sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At pangalawa, na handa tayong mag-alay ng ating buhay dahil sinasabi ng ating Panginoon ang siyang mawala ng buhay dahil sa akin ay siyang magkakaroon nito. Na ito ay ating makikita sapagkat ang biyaya ng buhay ay lalong magkaroon ng kahulugan sa buhay kapag handang mag-alay sa buhay. Dahil sinasabi ng ating Panginoon, gaya ng isang butil na ihasik sa lupa, kapag hindi ito namatay, hindi ito sumisibol at yumayabong at magkaroon ng maraming bunga. Ganun din sa buhay natin. Handa tayong tatanggap ng cross sa paghihirap. Maging matapat lang tayo sa buhay panampalataya. At pangalawa, handa tayong mag-alay ng buhay sa pangalan ng ating panampalataya. Huwag nating ipairal yung mga yumuyurak at nagpapatawa sa mga simbolo ng ating pananampalataya na kung saan ang anyo ng ating Panginoon at ang kanyang panalangin na Ama namin ay pinagtawanan pa at pinabilis pa ang pagdami nito. Panahon na
na tayo'y tatayo sa pagsasaksi, tayo'y simbahan, nag-iisa, at sa pangalan ng Diyos, ipairal natin na ang Diyos ay sentro sa lahat. Ang kapangyarihan natin ay ang kapangyarihan na nabubuklod sa pag-ibig at na sentro sa Diyos, na siyang tunay na lakas, na siyang tunay na makapagligtas at makapagbigay buhay na ganap at ikasya-siya. Saan kayo ngayon? Sa mga individual o mga material o mga kayamanan, o kayo ba para sa Diyos?